Tol, kung sa Eastern Visayas ay may mga hari ng droga tulad ng Magamang Espinosa, at sa Central Visayas ay may alias Jaguar, alias Yawa, at Franz Sabalones, dumako naman tayo sa Western Visayas kung saan mayroong alias Dragon at alias Buang. Ang Buang na ito ay tinaguri ang numero unong drug lord ng Western Visayas, at dahil sa high value target ang taong ito, ay pinatungan na malaking halaga ang kanyang ulo kapalit ng kanyang pagkakadakip. Pero nahirapan ang mga kapulisan sa kanyang impluensya at malapalos na galawan. At ang kakaiba rito, tol, ang drug lord na ito ay animoy ermitanyo sa dami ng kanyang mga anting-anting. Bago pa man maupo si Rodrigo Roa Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas, batid na ng marami ang problema ng bansa sa paglaganap ng ipinagbabawal na gamot. Ipinangako ni Duterte na lilinisin niya ang bansa mula sa mga nagbebenta at gumagamit ng droga, lalo na ang pagtugi sa mga drug lord, isang pangakong nakahimok sa maraming Pilipino na iboto siya. Noong 2016, nang si Duterte ay nahalal bilang Pangulo, mas naging mahigpit at mapanganib ang mundo ng mga sangkot sa ilegal na droga. Pero bago pa man ang pag-upo ni Duterte bilang bagong presidente ng Pilipinas, meron na mga kilalang personalidad na itinuturing na malalaking drug lord sa bansa, kabilang na sina alias Dragon at alias Buang ng Iloilo. Sila ay itinuturing na high value targets ngunit dahil sa pera at impluensya, patuloy silang nakakilos ng malaya sa Iloilo. Gayunpaman, magbabago ang sitwasyon na maluklok si Duterte para sa pagkapangulo. Si Melvin Odicta Sr. na mas kilala bilang alias Dragon ay isang high value target sa Iloilo. May mga usap-usapan na dahil sa impluensya ng kanyang pera, siya ay may koneksyon sa mga malalaking politiko at mga mataas na rango sa kapulisan na nagsisilbing protektor sa kanya. Noong 2016, sa unang taon ng pag-upo ni Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas, inilunsad niya ang kanyang kampanya laban sa ilegal na droga. Kasabay nito, ipinangako niyang tutugisin ang mga gumagamit, nagtutulak at mga drug lords. Sa hindi inaasahang pangyayari, sa parehong taon, napas lang si Dragon at ang kanyang asawa na si Miriam na binaril ng hindi nakikilalang salarin noong August 29, 2016 pagkatapos nilang bumaba mula sa isang pasaherong barko sa port ng Katiklan sa bayan ng Malay Aklan. Ang kaso ng pagpatay sa mag-asawang Odicta ay nananatiling hindi pa nalulutas. Ang pagkamatay ni alias Dragon ay nagsilbing isang halimbawa at babala sa iba pang mga drug lords sa bansa. Dahil dito, naging alarma ito para kay Richard Prevendido, na kilala bilang alias Buang o sa Tagalog alias Baliw. Binansagan ng pulisya si Prevendido bilang alias Buang o Baliw dahil ginamit niya ang depensa ng kawalan ng katinuan sa isang nauna nitong kaso kaya siya nakaapela at nakalaya. Parehong most wanted at pinakamalaking drug lord si Buang at si Dragon sa Iloilo. Silang dalawa ay tinuturing na leader ng dalawang pangunahing grupo ng droga na nagbibigay ng malaking bahagi ng ilegal na droga sa Western Visayas. Ang grupo ni Buang ay may hanggang 15 core members na nagsusupervise sa mga distributor ng droga. Alam nyo, nakulong na siya noong 2001 sa Iloilo Rehabilitation Center o sa lumang provincial jail sa Bonifacio Drive, City Proper. Matapos siyang hatulan ng Regional Trial Court sa Iloilo Hall of Justice sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga. Ang kaso ay nagugat mula sa isang raid na naganap sa bahay na tinutuluyan ni Buang sa Barangay Leong, Kabatuan. Sa naturang raid, nakumpiska ng Special Operations Group ng Iloilo Police Provincial Office ang 0.08 gramo ng shabu. Umapela siya sa korte at mabilis din siyang pinalaya. Subalit noong 2003, muli siya naging aktibo sa pagpapatakbo ng ilegal na droga. Ayon sa pulisya, si Buang ay kasama sa pambansang watchlist ng PIDEA para sa mga personalidad na sangkot sa ilegal na droga. Siya at ang kanyang dalawang pamangkin ay kinasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act, kaugnay ng raid ng PIDEA noong October 21, 2016 sa Barangay Bakhao, Manduriao, Iloilo City, na kilalang teritoryo ng pamilya Prevendido. Ngayon, mabalik tayo. Pagkatapos ng kamatayan ni Odicta, nag-alok ang mga Peace and Order Council ng Iloilo City at Iloilo Province ng tig kalahating milyong piso para sa impormasyong magdadala sa pagkakaaresto kay Richard Prevendido alias Buang. Itinaas na rin ng PIDEA at PNP ang kanyang alert bilang national level at hindi lamang sa regional level. Sa listahan ni Duterte ng mga personalidad sa droga, si Buang ay tinuturing na high value target, hindi level 1 at lalong hindi level 2, kundi level 3.
Kaya naman nasa 8,000 mga opisyal ng pulisya sa Region 6 ang nakatuon sa paghahanap lamang sa kanya. Pero malapalos sa dulas ang buwang na ito at talagang mahirap siyang mahuli dahil sa kanyang kayamanan at impluwensyang kapangyarihan. Sinasabing may mga mata si alias Buwang sa loob ng mga departamento ng kapulisan na nagbibigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa mga operasyon laban sa kanya. Naging isang elusive but hard-moving target si Buwang, palipat-lipat ng lugar para sa kanyang pagtatago. Ayon sa mga ulat, siya ay pinaniniwalaang nagtatago sa mga kabundukan ng lalawigan ng Iloilo at sa lalawigan ng Antique. Pati tuloy ang dating alkalde ng probinsya na si Jed Patrick Mabilog ay naging paksa ng puna ni Pangulong Duterte dahil sa di umano'y kakulangan ng aksyon para mahuli si alias Buwang. At kalaunay isinama ng Pangulo si Mabilog bilang isa sa mga narco-politicians. Kasabay din ito, binansagan ni Duterte ang Iloilo bilang most shabulized na probinsya sa bansa. Samantala, nilinaw ng PIDEA at Iloilo City Police Office na wala ni isang city official ang kasama sa kanilang watchlist o target list. Gayunpaman, hindi bababa sa 10 barangay officials ang kasama sa kanilang listahan na mga pinaghihinalaang sangkot sa ilegal na droga. Sa gitna ng matinding kampanya laban sa droga sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte, isang kilala at kontrobersyal na pulis ang inatasan upang harapin ang problema ng ilegal na droga sa Iloilo. Siya ay si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido, na kilala sa kanyang katapangan at determinasyon laban sa mga ilegalista sa Pilipinas. Utos ni Pangulong Duterte kay Colonel Espinido na linisin ang Iloilo mula sa impluwensya ng droga. Si Espinido rin ay kilalang kinatatakutan ng mga ilegalista dahil siya ang naging pinuno ng kapulisan sa Albuera, Leyte noong mapatay ang dating alkalde Rolando Espinosa Sr. ng mga tauhan ng CIDG. At siya rin ang hepe sa Ozamiz City ng mapatay ang dating alkalde na si Reynaldo Paruhinog sa isang raid. Bilang tugon, ang dating alkalde ng Iloilo na si Mabilog ay nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan kay Colonel Espinido upang mahuli si alias Buwang. Ang paghahanap kay Buwang ay naging masinsinan kung saan nag-deploy ng tracker teams at minonitor ng pulisya ang mga ari-arian na konektado sa kanya, kabilang ang isang rest house sa San Juan, Iloilo, isang resort sa Bonavista, Guimaras Island, at isang farm ng fighting cocks sa Anilao, Iloilo. Pero bago pa man dumating si Colonel Espinido sa Iloilo, nakatanggap ang lokal na kapulisan ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni alias Buwang. Noong April 2017, natanggap ng pulisya ang impormasyon na si Buwang ay nasa isang hindi matukoy na bahay sa Land Heights Subdivision, Barangay Balabago, Haro. Sa wakas, September 1, 2017, Biyernes ng hapon, isang impormante ang nagbigay alam kung saan siya naninirahan. At ang impormanteng ito ay ang mismong miyembro ni Buwang sa kanyang grupo na nasilaw sa malaking halagang premyo na nakapatong sa ulo ng kanyang boss. Ngayon, kinumpirma ito ng pulisya sa pamamagitan ng footage mula sa isang drone. Ang naturang bahay ay nasa liblib na seksyon ng subdivision. Napapaligiran ito ng 2 metro na taas na konkretong pader na may nakapatong na barbed wire. Kaya naman agad nilang ikinasaang isang malaking operasyon. Nagsanib puwersa ang PNP Regional Intelligence Division, Iloilo Provincial Police Office, Iloilo City Police Office, SWAT at DEG. At sinalakay nila ang pinagtataguan ni Buwang bandang alas 8 ng gabi. Nangkatukoy ng mga pulis ang gate ng bahay habang pinagsisilbihan nila ng arrest warrant si Buwang, nakarinig sila ng 3 putok ng baril. Agad naghanap ang mga pulis ng masisilungan at gumanti rin ng putok. Merong 12 miyembro sa assault team at kumpirmado nila na nasa loob si Buwang. Pwersahang pumasok ang mga pulis sa bahay at kumalat habang ang iba sa kanilang koponan ay nagbantay sa iba pang posibleng daanan at labasan. Sa pagpasok ng mga miyembro ng SWAT team, nahirapan sila dahil sa langis na inilagay ni Buwang sa loob ng bahay hanggang sa kwarto na nagresulta sa pagkadulas at pagkatumba ng ilang pulis. Pinaputukan ng pulisya ang 2 kwarto ng bahay. Tumagal ng wala pang 5 minuto ang palitan ng putok at nang buksan ng mga pulis ang mga pinto ng 2 kwarto, natagpuan nila ang magamang prevendido na duguan at wala ng buhay na may iba't ibang tama ng bala. Napatay siya ng kapulisan, kasama rin sa napatay ang 29 anyos niyang anak na si Jason. Ngayong pinasok na yung bahay, pagpasok, walang tao sa baba, second floor, wala pa rin. Pagbukas ng mga kwarto, doon na nagkaroon ng putukan. Prepared sila kasi hindi surreptitious yung pagpasok namin. Kasi maraming nandoon sa gate na makaka-attract ng attention nila.
Matapos ang inkuwentrong ito, si Buang ay natagpuang may tama ng bala sa ulo at leeg na may suot-suot na anting-anting. Napatay siya sa isang kwarto sa ikalawang palapag ng bahay habang ang kanyang anak ay napatay sa ibang kwarto. At sa loob ng pinagtataguan nilang bahay, natagpuan ng mga pulis ang iba't ibang bagay na nagpapakita ng kanyang kakaibang pamumuhay. Narecover nila ang mga trinket, langis na gawa sa ugat at balat ng puno, mga halamang gamot, mga imaheng relihiyoso at mga itim na robe. Ayon kay Senior Superintendent Marlon Tayaba, parang ermitanyo ang pamumuhay niya at dinadala lang sa kanya ang pagkain. Kasama rin sa kanilang nakumpiska ang iba't ibang armas at illegal na gamit. Isang AK-47 assault rifle, tatlong handgun, apat na mobile phone, apat na laptop, mga bala, walong bolo at tatlong sachet ng shabu. Nasa 8 buwan na surveillance ang isinagawa ng pulisya kay Buang bago siya matagumpay na na-neutralize. Kahit na napapalibutan ng mga anting-anting si Buang, mga amulet na pinaniniwala ang nagtataglay ng mahiwagang kapangyarihan, hindi ito naging sapat upang iligtas siya mula sa kapahamakan. Ang mga nakumpiskang laptop at mobile phone ay masusing sinuri ng mga pulis para sa posibleng impormasyon tungkol sa mga transaksyon ni Buang sa droga. Kasabay nito, isinailalim sa autopsy at paraffin test ang mga labi ng magamang prebendido upang matukoy kung nagpaputok nga ba sila ng baril mula sa kanilang di umanong panlalaban. Base sa pagsusuri, positibo sa gunpowder ang magama, indikasyong nagpaputok sila ng baril. Ang pagpatay kay alias Buang ay kasunod ng pagpatay kay Ozamie City Mayor Reynaldo Paruhinog at mga miyembro ng kanyang pamilya at malalapit na kaanib. Ang operasyon ay pinuri ng Malacañang. Patunay lang ito na talagang mapanganib ang bawat hinaharap ng mga pulis tuwing sila ay nagsasagawa ng operasyon laban sa mga tinaguriang high-value targets sa kanilang kampanya laban sa illegal na droga. Dinepensahan naman ng dating PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa at ng Malacañang ang operasyon kung saan napatay si Prebendido. Ayon kay De La Rosa, sinikap ng IPPO na mahuli siyang buhay, ngunit pinili ni Prebendido na makipagbarilan sa halip na sumuko. Dagdag niya pa na matagal na nilang hinahanap si Buang, ano pa't determinado pa rin daw na ipagpatuloy nito ang illegal na gawain sa kabila ng kampanya ng gobyerno laban sa ipinagbabawal na gamot. Sa 5 kilalang drug lord sa rehiyon, tanging si Buang lang daw ang hindi sumuko sa mga otoridad at nanatiling matigas. Isa sa 5 si Melvin Odicta alias Dragon, kung saan siya ay nagtungo sa Camp Crame na nakipagkita kay Nooy Interior Secretary Ismael Sueno at itinanggi niyang sangkot siya sa ilegal na droga. Pinatay siya at ang kanyang asawa ng hindi nakilalang mga salarin sa Malayaclan ilang araw pagkatapos. Sinabi ni De La Rosa na ang 3 pang pinaghihinalaang drug trafficker ay nagpakita rin sa mga otoridad at sila'y sumuko. Hindi sigurado at walang patunay si De La Rosa kung may koneksyon si Buang kay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog na kasama sa narcolist ni Duterte. Pero sigurado raw siya at napatunayan niya na si Mabilog ang protektor ni Odicta o alias Dragon. Sinabi rin ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na ang pagkakapas lang sa itinuturing na most wanted drug personality ng Iloilo ay bahagi ng masigasig na kampanya kontra illegal na droga. Inaasahan ng pulisya na bababa ng 30% ang supply ng ilegal na droga sa Western Visayas kasunod ng pagkamatay ni Richard Prebendido alias Buang na naging nangungunang drug lord sa rehiyon matapos ang pagpatay kay Melvin Odicta. Naniniwala ang PNP na ang tagumpay na ito ay makakatulong sa pagpapabuti ng imahe ng Iloilo City sa publiko. Bukod dito, inaasahan din nila na bababa ang bilang ng mga index crimes tulad ng robbery, theft, rape at murder na kadalasang may kaugnayan sa illegal na droga. Bukod dito, ang PNP Region 6 ay nakatutok sa pagtugis sa sinasabing sub-leader ng drug group ni Buang na si Ernesto Erning Bolivar. Si Bolivar ay kilala rin sa kanyang koneksyon sa Odicta drug group at pagkakasangkot sa gun for hire activities. Determinado ang PNP Region 6 na ipagpatuloy ang kanilang anti-illegal drug operations hanggang sa ganap na masugpo ang problema ng droga sa Iloilo City at sa buong Western Visayas. Unti-unting tumahimik ang Iloilo sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Maraming mga gumagamit at nagtutulak ng droga ang nahuli o nagbago sa takot na sila rin ay maitumba. Pero ngayong hindi na si Duterte ang presidente tol, eh kamusta na kaya? At ito pa ang ibang mga katanungan na maaaring magbukas ng mas malalim na diskusyon at magbigay ng iba't ibang pananaw mula sa inyo tol na nanonood. Ano ang inyong palagay sa epektibidad ng kampanya laban sa droga na pinasimulan sa ilalim ng pamumuno ni Duterte? Nakita ba ninyo ang mga positibo at negatibong epekto nito sa inyong komunidad?
Ano ang mga hamon na kinakaharap ng mga otoridad sa pagtugis sa mga kilalang drug lords tulad ni Richard Prevendido alias Buang at Melvin Odicta alias Dragon? Paano natin matitiyak na ang karapatang pantao ay ginagalang habang isinasagawa ang mga operasyon laban sa droga? Anong mga hakbang ang dapat gawin upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng seguridad at karapatan? Ano ang mga alternatibong paraan o estratehiya na maaaring gamitin para masugpo ang problema ng ilegal na droga bukod sa marahas na kampanya? Ano ang inyong opinyon sa alegasyon na may mga politiko o opisyal ng gobyerno na protektor o kasabwat sa ilegal na droga? Paano ito nakakaapekto sa tiwala ng publiko sa pamahalaan? Ngayong hindi na si Duterte ang presidente, ano sa palagay ninyo ang magiging direksyon ng kampanya laban sa droga? Dapat ba itong ipagpatuloy, baguhin o itigil? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!